Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Teacher Beth ang iyong makakasama sa iyong pagkatuto. Ngayong araw na ito, may sasabihin sa atin si Buyog. Ano kaya ang sasabihin niya? Pakinggan natin siya. Hello mga bata! Ako si Buyog. May sasabihin ako sa inyo. Alam niyo ba, kailangan naming mabuhay ng matagal. Kaya ngayong umagang ito, pag-aaralan natin, ibabahagi natin. Sasamahan tayo ni Teacher Lilibet sa kanyang pagtuturo ng pangangalaga sa ating kalikasan, sa ating mga likas na yaman. Handa na po ba kayo mga bata? Sa isang malawak na kagubatan, nariyan ang mga kaibigan ni Bubuyog. Nag-usap-usap ang mga ito. Ngayon mga bata, pakikinggan natin kung ano ang mga sasabihin sa atin ng mga kaibigan nating mga hayop na narito sa inyong harapan. Ipapakita nila sa atin, sasabihin nila sa atin kung ano yung mga dapat nating gawin upang maprotektahan at mapangalagaan ang ating likas na yamang lupa para sa ikabubuti din natin. Sa tulong natin, mapapangalagaan sila. Sa tulong din nila, mabibigyan tayo ng lahat ng ating mga pangangailangan dahil tayo ay nakasalalay sa kanila rin. Ganun din sa kanila, nakasalalay din sila ang kanilang tahanan sa atin. Alam niyo mga bata, mayaman man ang ating kalupaan ay mauubos o masisira ang mga yaman. Ito kung ating aabutuhin at hindi pangangalagaan. Kailangang magtulungan tayong lahat, bata man o matanda, upang mapangalagaan ang mga ito at nang magamit hindi lamang ngayon, kundi sa susunod pang mga panahon. Sundin ang mga sumusunod na mga paalala ng iba kong mga kaibigan. Kaya tuloy tayo sa pagkatuto sa oras na ito. Tama ka dyan, Mamang Rabito. Alam mo ba, mga bata, ugaliing magtanim din ng mga halaman at puno sa bakuran o sa mga bakanteng lote. Bukod sa napapaganda na ng halaman ang kapaligiran, ay marami pa itong iba't ibang kapakinabangang na ibibigay sa tao. Kaya lagi tayong magtanim ng mga gulay at prutas sa ating bakuran. Isa pa, nanganganib na maubos ang lahi ng mga hayop kung huhulihin sila o papatayin. Kaya, mga bata, kaya lagi nating tatandaan, mga bata, na huwag ding manghuli o mag-alaga ng mga hayop na nasa sa gubat dapat namumuhay. Iwasan ang sobrang paghuhukay sa lupa para manguha ng mga nakatagong mineral. Nakakasama ito sa kapaligiran ng sobrang pagmimina, mga bata, sabihin natin. Magdipit at huwag magsayang ng mga gamit. Sa paaralan man o sa bahay. O sabi ko kanina, magtipid at huwag magsayang ng mga gamit sa paaralan man o sa bahay. Galing sa mga yamang lupa ang mga gamit na iyan, ha? Sumunod sa mga batas, kaugnay ng pangangalaga sa mga likas na yaman. Makakabuti ito sa lahat ng nabubuhay. Kumuha lamang ng pagkain. Kaya mo ba siya?
Hi, hello. Hello, hi. Maglinis ng paligid at gawin lagi ang 3 R's o reduce, reuse, recycle. Magdala ng eco bag sa pamimili. Gawing patabang lupa ang mga basurang nabubulok at ipagbili ang mga di nabubulok o ipamigay o muling gamitin ang pwede pa. Huwag magtapo ng chemical na makakasira sa lupa. Tandaan! Huwag magkaingin o magsunog ng mga puno sa gubat para gawing uling o pagtamnan. Nakasisira ito sa mga kagubatan sapagkat nadadamay pati ang mga batang puno sa pagkasunog. Dagdag pa mga bata. Sabihin natin sa ating mga magulang na iwasan ang pagbubutol ng mga puno. Kung hindi talaga maiwasan, ay piliin ang punong matatanda na at magtanim ng 10 batang puno kapalit ng isang punong puputulin. Tandaan natin yan ha. Sabihin natin yan sa ating mga magulang at mga kasama natin sa ating bahay kung sakali mang magpuputol ng puno ha. Ano ulit ang dapat nating gawin mga bata upang lalong mapagyaman ang ating likas na yaman at ano ang dapat mong tandaan upang tayo mapanatili ang pagdami o kapakinabangang may kukuha natin mula sa ating kalikasan? Ano ang dapat mong tandaan? Isaisip natin mga bata ha, mapalad tayo dahil iba't ibang lalawigan at rehiyon sa ating bansa ay nagtataglay ng mga yamang lupa tulad ng mga punong nagbibigay ng prutas, kahoy, lilim ng hangin, pumipigil sa pagbaha at pagguho ng lupa. Narito naman ang pangalawang dapat nating isipin, may mga halamang nagbibigay ng kanin, prutas, gulay, gamot at magagandang bulaklak. Ito rin ang mga hayop na nagbibigay ng karne, itlog, gatas, balat o leader, serbisyo, pagmamahal at pag-aalaga sa atin. Tandaan din natin na may mga mineral tulad ng langis, gito, pilak, nikel, bakal, buhangin, graba at marmol na nagagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya dapat na alagaan at ingatan at huwag abusuhin ang paggamit ng mga yamang lupa. Kaya dapat nating tatandaan mga bata na yan ang dapat nating isaalang-alang. Sasabihin din natin sa mga nakakatanda kung alam din natin ang kung paano mag-ingat ng ating mga likas na yaman upang magkaroon sila rin ng ideya kung paano mapapangalagaan at maproprotektahan ang ating mga likas na yaman.